Nag-iinit na usapan, umaatigabong bangayan, diskusyon na may resolusyon sa kauna-unahang talak serye sa telebisyon. Face to face na with Miss Amy Perry. Kamusta mga sosawera at sosawera? Hana na po ba tayo sa talakang? Saan ba kayo? Sa puti o sa pula? Eh, sa Ukrayan, ready na rin ba? At para mas masaya ang araw natin, eto si Hans. Hi, Chang, Ami, naku! Sosawa na rin kami dito. Diba, sosawa na? Isa na naman pong brand new day para sa ating lahat at isa lang ang ibig sabihin nito, bagong araw, bagong pag-asa, lalo na po sa lahat ng mga kapatid nating dyan, may dinadalang problema at kinakaharap na issue at kung ano-ano pa. Kaya sa mga sausawero at sausawerang, lagi pong sumusubaybay sa kanilang mga bahay at dito sa studio, aba! Relax lang kayo dyan, upo lang kayo at makisawsaw na dahil para po sa inyo itong lahat, mga kapatid. At alam nyo ba, nakunais nating batiin ang happy viewing ang mga taga-barangay 228, Zone 21 dyan sa Tondo, Manila. Dahil balita ko, eh, naglalabas pa ng malaking TV dun sa kanilang plaza para lang makapanood ng face-to-face. Salamat po sa kanilang chairman na si Ricardo Cortez, yung mga kagawad, si Jenson Suratos, Meng Cregencia, Boy Yapes at Eduardo Pedilla. Salamat po. At yung mga members din ng Malacañang Press Corps, abay balita ko. Pagdating ng alas 11, abay tumitigil ang kanilang daigdig. Maraming salamat sa pakikisawsaw nyo. At mga bata, paalala lang po ulit ha, huwag niyong gagayahin ang mga hindi maganda pong ginagawa ng mga matatandang nakikita nyo sa ating pong programa. Ako pa rin po, ang inyong Chang Amin lagi nagsasabi at lagi nagpapaalala. Kung may problema ka, harapin mo, pag-usapan natin yan face to face. At eto, talaga namang binibigyan niya ng patnubay ang mga sausawero at sausawera na talaga huwag kayong maingay, makinig kayo mabuti sa issue. Eto na, si Hans Mortel. Chang Ami, minsan nga ako yata yung mas maingay pa kesa sa kanila. Anyways, nako, yung sinabi mo kanina na paalala sa mga bata, naalala ko tuloy na dito sa ating programa, talagang kuminsan ang pasaway yung mga matatanda, no? Oo! Diba? Nako, kaya naman mabuti na lang at meron tayong trio tagapayo! Para naman itong mga sakit ng ulo na may mga edad ng ito ay napagsasabihan din naman nila at naitutuwid ng landas, hindi ba? Naku, syempre, una po sa ating trio tagapayo ngayong araw, siya po ang leader, ang hepe, ang chief public attorney ng opisinang sumisiguro na ang bawat Pilipino ay magkaroon ng pagkakataong depensahan o ipagtanggol ang kanyang sarili sa hukuman. Siyempre, walang iba kundi ang chief public attorney ng Public Attorney's Office, Attorney Parcina Acosta. Ang ikalawa nating tagapayo, ito naman po talaga namang kung po pwede, iintindihin niya talaga lahat. At talagang ihihingi ng tawad ang anumang kasalanan sa nasa itaas. Siyempre po ang ating spiritual advisor mula po sa St. Peter's Parish, Father Sonny Merida. Ang ikatlong tagapayo para makumpleto na sila, isa naman pong family counselor and psychology expert. Nako, maiintindihan bawat likaw ng utak ng kahit sino man. Dr. Camille Garcia! Ang mga tagapayo ng bayan, kaya kayo mga matatandang masakit sa ulo at kung ano-anong ginagawa, pakinig sa kanila ha. Sweet na mag-asawa, abang ngayon po ay may gera daw dahil si Mister ay nagpatali na. Pero paano nangyaring nabuntis pa si Mrs.? Yan ang ating face-to-face issue of the day. Kaduda-duda! Nabuntis si Mrs.
pagkatapos magpa-vasectomy ni Miss Fair? Nagduda rin ako gawa nung banabasectomy ako, tapos nakanabuo pa sa kanya. Masakit para sa akin eh. Halo-halo na kung ano-anong nasa isipan ko. Kasi minsan, pagkat na sa trabaho ko, iniisip ko yun, bakit nabuntis siya. So baka may iba siyang lalaki, ganun. May desisyon na ako para sa sarili ko. Paano ako magkalalaki? Sa apat mo na anak na yan, halos hindi ko na mga alagaan, magkalalaki pa ba ako? Pinagdudahan niya ako na may lalaki po ba ako. Nalaman niya na nabuntis po ako. Doon niya po ako sinakta ng husto. Yung sinusuntok po niya ako. Wala naman akong ginawa na masama sa iyo eh. Ikaw naman talagang ama nito eh. Hindi, wala naman katotohanan yung sinasabi mo. Lagi mula akong sinasaktan. Lagi mula akong pinapauwi sa amin. Sa oras na malaman ko na iyang dinadala mo ay hindi sa akin, bumalik ka sa magulang mo at hindi naman hindi kita pipigilan. Kaya tutok na dito lang sa Nag-iisang Talakserye sa TV Face to Face. Tawagin na po natin agad mga ka-face to face ang nagrereklamo dahil sa di umano eh kahit nagpa-vasectomy na siya, abay nabuntis pa rin ang kanyang asawa. Narito po si Noel Conyendo. Pasok! Face to face! Face to face! Kuya Noel, face to face! Pakikwento po sa amin, gano'n na po ba kayong katagal nagsasama ni Mrs.? Anim na taon. Ilan na po ba ang anak ninyo? Apat. Apat? Aba? Okay. Ang mga edad po ay ilang taon ang panganay? 5. 5 taon. Sumunod? 4. Aba, 4. Sumunod? 3. And then 2. Tapos sumunod? 2. Ay, hindi kayo masipag, Kuya Noela. Ano po bang trabaho natin? Security guard. Okay. So, kailan po kayo nagpatali? October 2008. Oh. At ngayon po, ang misis nyo ay nagdadalang tao ilang buwan na po? 4 months. 4 months? Yeah. So, parang ang pinagtataka nyo, paano nangyari? Kaya nga po, 1 year and 6 months. Oh. Ngayon lang siya nabuntis eh. Paano nga naman? Siyempre, nagdududa ako. Paano po ninyo siya kinausap? Ano pong sinabi nyo? Kinakausap ko siya, ng dalawa lang kami sa loob ng bahay. So... Oh. Pinag-awayan niyo po ba ito ng matindi? Oo naman. Mm. Minsan nga, lumalabas na lang ako kasi minsan hindi ko magpipigil yung sarili ko. Oo. Kaya wala akong magagawa kung ano man naging maging resulta. Kung may pagkakamali man ako, kung siya, wala sa akin. Nagtataka talaga kayo kung paano nangyari? Oo, nagtataka talaga ako kung paano nangyari, bakit nabuntis siya. Ah, so para ang sinasabi niyo po ba dito, Kuya Noel, eh may ibang lalaki ang inyong asawa? Ganun po ba? Ganun na siguro. Oh, meron naman po ba kayong katibayan? Wala rin. Wala rin? Ay, teka, eh mahirap naman yata po yun, Kuya Noel. Hindi ho kaya parang ang nangyayari dito eh mali ang mga hinala nyo? Kaya nga, kasi nabasektomy ako 1 year and 6 months. Oo. Ano po ba ang dapat gawin pagkatapos kayo ay magpatali? Yun po ba, merong check-up? Babalik ba kayo? Ano bang dapat? Bumalik pa ako sa center na pinag-operan sa akin. Ngayon, opo. Ano pong sinabi sa inyo? Yung pinagawa sa akin, hindi ko rin nagawa. Gawa nung, siyempre, mahirap din nakakita sa loob ng CR. Ano po yung pinagawa? Yung mag-withdraw, mag-ano ako. Ah, so parang... Malabas ako nun. Ah, para saan daw po yun? Para i-check kung mayroon pang semilya. Ah, para isa-sperm count, Dr. Camille. O, parang ganun. After 1 month. Okay.